Yung maganda po dito pag nasabuyad ka kasi sure ball. Wala nang iba. Pag sinabi sure ball, wala na. Diba? Cut na agad yun. Hindi naman sa pagmamayabang. Ano, dahil sa paggugupit, naka-ano na rin tayo. Baga sobra din ako na-bless kasi naka-apat na bahay na rin ako. Grabe. Tapos, naka-dalawang 4 wheels. Dalawa yung 4 wheels mo. Isang pick-up saka isang... Good morning mga boss! Isa na namang episode tayo ngayon ng kwento ng barbero. Nandito tayo ngayon sa Kabuyaw, Laguna. Malupit ang kwento nito mga boss. Sama natin yung mga tropa, pakita mo. Ayan o. Wash out, wash out. Ayun. Yan yung aking munting barber shop. Di mo ba nadaanan ito nung araw? Hindi pa. Oh. Copy mo na, copy. Ayun o. Igop, igop. Copy muna tayo. Yun o. Alright, mga boss, nandito na tayo ngayon sa barbershop ni Boss Boyet sa Kabuyaw, Laguna. Magandang umaga nga pala sa inyo lahat. Ano ko si Boyet. Nakakatuwa ano kasi kita paano from Valenzuela to Kabuyaw. Ang dinayo tayo. Paano ka nag-start nung barbershop muna to? Bali, nag-umpisa kasi ako sa ano, yung una parang idea lang siya. Mm. Tapos, hanggang sa naramdaman ko na may kita pala. Ako naisip na maging maayos yung trabaho. Ilang taong ka nung nag-start, mga ganun? Nag-start kasi ako ano eh, nag-regular ako sa company. Mm. Almost 15 years ako. Marami-rami na rin akong company, kaya lang, yung time ko kasi, aalis ako sa bahay, tulog yung asawa ko, tulog yung mga anak ko. Babalik ako, tulog pa rin. Ayun. Ang dahil lang kasi, overtime. Ngayon, may time na nagugupit ako, ano, yung pera ko kasi laging lukot-lukot. Then, hindi ba nasa company ka? Oo. Tapos paano ka nagugupit? Nagpa-part-time ako. Ah, okay. Nagpa-part-time pagka linggo. Pag linggo kasi wala kaming pasok. Kaya linggo, yun yung malakas. Ano? May time na pag nilagay ko yung pera ko dun sa ano, nakikita ng anak ko na, ba't ano kaya magbarbero ka na lang? Parang sino na ano nun? Yung anak ko. Yung anak kong babae kasi nakikita niya yung... Inaayos yung pera, nakikita niya parang mas maganda yata yung barbero eh, kasi pera. Sabihin, ilan taong ka na nun? Nung ano ako nun? Nasa 32. 32 ka na nun nag-start talaga mag-aaral? Kaya medyo late na rin. Oh? Yung pinaka-start na talagang, kasi nagugupit ka, sideline mo. Di ba company, tapos sideline ka. Mm-hmm. Pinaka-start, saan ka natuto? Yun, ang magandang tanong. Trying hard talaga ako kasi nung panahon natin hindi talaga ganun siya. Ano, wala pang YouTube noon. Wala, walang YouTube. Eh. Walang YouTube tapos sa trying hard lang hanggang sa medyo binigyan din kasi tayo ng konting talent. Yun yung na-develop, mabilis siyang ma-develop. Hanggang sa hindi naman hindi ko baga na-improve na na-improve. Oo. Okay na rin sa tingnan pero hindi pa lang ganun kaganda. Pero pwede na rin kasi nung panahon nun madali lang gupit nung araw eh. Oh, wala pang arte. Hindi pa ano noon, basta inabutan ko yung ano, mushroom lang eh. Yung pinakamahirap eh, madali naman yung mushroom. Inaano lang, no? Hindi katulad ngayon, no? Ang dami ng gupit. Ayun, napaka-arte na ng gupit talaga. Faded, mga kung ano pa yung... Yan ang nag-extra ka na. Nung nakita ng anak mo na, yun, parang na, ano, barbero ka na lang kaya. Parang ibig niya sabihin, full-time mo na lang kaya. Full-time ko na lang. Tapos parang gumano sa utak mo na, try ko nga, parang ganun. So paano mo yun? Dati kasi nung nagpa-part-time ako dun sa ginugupitan ko, may bangko na talaga akong sarili. Akin talaga yun sa pinagpa-part-time ako. Kaya swerte nga nung pinagpa-part-time ako eh. Akin na yung, almost akin lahat yung gamit. Parang isang setup. Actually, isang ano ano sana yun, parang, kumbaga parang tie-up sana kami. Kaya kailangan maganda kasi kita, sinulo niya. Kaya part-time lang ako. Yun yung, ganyan nung may time na gusto ko nang mix-it, kinuha ko yung bangko, isang salamin, isang setup kasi siya eh. Doon ko nilagay sa may Kabuyaw bayan. 2014, March ako nang umpisa. Hanggang sa ngayon. March 2014, tagal na rin, ano? 10 years na yun. Oh, 10 dekada na pala ngayon. Isang dekada yan, kailan na? Kailangan, mag-ano na tayo niyan, isang dekada na to eh. Oh. Babalikan natin dito. Oo, para makasulit. Mabuhusan natin ang Alfonso dito. After 10 years. Siyempre, hindi naman ganun kadali lang yung, di ba, naisipan mo lang, mag-put up, put up ka na, di ba? Ano yung mga struggle na, ano, na hinarap mo nun? Actually, mahirap talaga eh, kasi dumaan din ako sa trial and error, saka yung pinaka-ano talaga, yung barbero. Yun ang pinaka... Yung struggle sa'yo, parang, ano, pinaka-hirap. Tapos,
yun naman yung nakita kong proponent na para mas pag-usayan ko. Mm. Dati kasi ito yung aalisan ako ng barberong tinuruan ko. Parang nakakaano, nakakasama ng loob. Hanggang sa naaral ko na naaral. Hanggang sa nag-train ako, nag-train hanggang sa ngayon. Walang barbero, train uli. Mm. Sa continuous training ko, hindi ako tumitigil. Ito kasi si Boss Boyet, mga boss, ano to, kasama namin to sa Kalingang Barbero. So, salamat sa Kalingang Barbero. Ayun, kaya na-share niya sa akin yung kwento niya. Interesting talaga yung kwento kasi from 2014, pagdaan namin niya kanina, napakarami mong branch na nakita. Sabi ko, Boyet, barbershop na naman to, saan ba tayo rito? Sabi ko ganun. So ngayon, from 2014, ilan yung branch mo na ngayon? Medyo marami-rami na rin. Oh, sabihin. Hindi, sabihin ko sabihin, no? Oo. Sabihin mo natin. Kahit din na siguro. Siguro more than ano ganun. More than lang. Oh. More than 5 lang siguro. Mga ganun. Parang ganun. Sabihin mo. Oh. More than isang dekada. Oo. Tama sa ina. Oo. So, ayun mga boss, medyo ano, confidential na lang muna yon. Pero more than 5 na yung branch ni Boss Boyet ngayon dito sa Cabuyao, Laguna. So, ayun na nga. Sobrang ano, nakakabilis pa nga boss kung paano niya ginawa yung napakabilis na pagparami niya. 10 years, ganun karami yung ginawa niya. Sana magawa ko rin yan kasi ako eh, medyo matagal-tagal na rin yung shop ko. Mas matagal pala yung ano mo, no? Yung length of service mo sa paggugupit. Ano? Ay, matagal lang talaga kasi ano pa ako eh. Sa probinsya pa na, nagugupit na ako. Nag-umpisa ako yung mga damo, ganun. Damo muna, no? Cutting grass. Ayun, cutting grass muna. Ayun. So, bago tayo dumako dun sa kung ano mga nang gawa natin sa ano, eh, share muna kayo ng mga ano nyo. Ito nga pala yung aking ano, yung aking pinaka-senior barbers. Namatay yata, hindi ba? Okay. Yeah, sige. Yung aking pinaka-senior barbers. Oh. Almost anong ilang taon ka rin sa akin? Mag-out dito. 7 years. Anong masishare mo dito sa Boyet Barbershop? Ano naman, ano naman labas-labas ka para maano ka? Ano naman yung impact mo sa akin? Ah, yun na. Pagkakaan din ba? Pakilala ka muna, Noy. Ayan, ganyan. Pakilala ka muna. Sa mga ano, Kalingang Barbero, Kap G, nga pala. Kailangan. Ayun, o. Oh. Jerry, Piculano din. Hmm. Ilang taon ka na dito kayo, Boss? Yan taon na. Si 7 years na ako dito. 7 years na. Siya pinakamatagal. Kaya to paano eh halos to subaybayan yung sinasabi ko nga lagi pinakamagandang boss yung barbero din. Grabe. Solid. Kasi yun ang pinakamagandang boss basta barbero din kasi alam nila eh kung tingkibot mo lang ramdam ng boss mo yan eh. Alam nila kung nakaka-overwhelm. Oh, grabe. Oh. Kasi maintindihan nung barbero kung ano yung kailangan din ng barbero eh, di ba? Malala ka muna. Jobert nga pala po, ng Boyet Barbershop. Yung maganda po dito pag nasa Boyet ka kasi sure ball. Yun, no? Sure ball. Wala nang iba. Pag sinabi sure ball, wala na. Di ba? Cut na agad yun. Cut na agad. Sure ball eh.